Are you excited? Yes! Palapit na yung mas importante event natin ngayong gabi, which is of course yung profit sharing. And I believe marami sa inyo inaabangan itong moment na to. I know for sure yung iba sa inyo, pinapangarap nyo ho na makasama at ma-recognize bilang profit sharer. Sino dito gusto makasama? Imagine nyo, ulitin mo namin. Pag profit sharer ka, kasama ka pa sa Amerika. Amerika na, may bonus ka pa, sikat na, mayaman pa. Bakit hindi mo mapagigilan yun? Ang sarap pagigilan. No question. Sa lahat ng mga umakyat dito kanina, masarap yung pakiramdam, tama? Pag umakyat at nire-recognize, ang sarap ng feeling. How much more kung profit sharing ang i-recognize sa'yo? Well, ladies and gentlemen, my topic for tonight or this morning is about top. Sabihin nyo nga, top! Top is T-O-P, top. Lahat po tayo, majority, hindi man lahat pero majority ng tao, gusto mapunta sa top. We all want to be at the top. Bakit? Pwede directly or indirectly. Lahat po tayo gusto natin maging top. Pag sinabi yung directly, kiniklaim mo agad, gusto ko maging number one. Gusto ko yung pinakamalaking check. Gusto ko yung pinakamataas ang position. Why? Because we all know, masarap po sa top. Masarap maging sikat. Mas mataas yung chance na maging famous ka. Mas malaki ang power. And of course, yung pera. Pag nasa taas ka, pag nasa top ka, iba yung pakiramdam. Well, tanungin ho natin yung mga galing sa baba na ngayon ay nasa top na, na ngayon ay kumikita na ako natin. Tanungin ho natin sila pag in-interview nyo, gano'ng kasarap yung pakiramdam na ikaw dating wala, ngayon nasa taas na. Mga kaibigan, isa lang ho sabi nila, sobrang sweet, sobrang sarap na pakiramdam. Na tipong parang ayaw mo na ibalik ang iyong nakaraan. Kung kayo ho, baguhan mo sa negosyo ito. At nanonood kayo ngayon, pinapakinggan nyo. Siyempre, nandun yun yung feeling mo na, gusto ko din yun. Kahit sabihin mo pang, kahit di na yung top, gusto ko din yun. That's what we call indirectly. Ano yung sabihin nun? For example, kapitbahay mo, may bagong TV. Nakita mo. Kahit hindi mo pa kailangan ng bagong TV, pero pag may nakita mas maganda, mas modelo, ano isipin mo? Gusto ko din mo. Pag may nilabas na bagong Porsche, yung kaibigan mo, at mas maganda kaya sa'yo, ano isipin mo? Gusto ko din yun. Lahat po tayo, gusto natin mas maganda, mas masarap, at ang gusto natin lahat, masikat syempre. So we all want to be at the top. Now the question is, pwede bang lahat tayo mapunta sa top? Well, I tell you this, yung topic ko is inspired doon sa concept ng Miss Universe. Parang kailan ako dito mismo nilalap yung Miss Universe. Pero parang yun ako pinapanood yung Miss Universe mo ngayon. Ang difference lang, syempre, hindi sila mukhang universe. Mr. Universe. Anyway, pag sila po ay nandito yung mga katawagin ng profit shares. Pero syempre, habang nanonood ka, anong isipin mo? Gusto ko rin maging top? Gusto ko rin maging katulad nila? Gusto ko rin tumanggap ng cheque? Gusto niyo ba yun? Yes! Ang hirang sagot nyo, gusto nyo! Yes! Of course, lahat po tayo gusto tumanggap ng cheque. Now, question is, ang concept ng Miss Universe before, kadalasan, pag natatalo, dahil isa lang naman ang pwede maging top, isa lang pwedeng nasa taas, isa lang Miss Universe, hindi pwedeng lahat Miss Universe, hindi lahat pwedeng maging presidente, katulad presidente ng Pilipinas. Madaming lumaban, pero isa lang. Hindi lahat pwede maging top. But the concept of Miss Universe is, kahit hindi ikaw manalo, the mere fact na nakasama ka sa Miss Universe, panalo ka din on your own way. So mga kaibigan, pag-uwi ho ng mga Miss Universe pa natin, before, umiiyak, depressed. Pero ngayon, lahat ng umuwing Miss Universe sa iba't ibang kanila, they feel so proud of themselves. Why? Kasi naging part sila ng isang prestigious event sa buong mundo. Well, ladies and gentlemen, again, hindi ka man nasa top ngayon. But I tell you this, since part ka ng pinakamagandang network marketing sa Pilipinas, para ka na lang naging top!
in your own way. Well, mga kaibigan, ano ba yung pakiramdam pag ikaw ay top? Ano ba yung real meaning ng being on top? Yan ang pag-usapan natin. Katulad na sinabi ko sa inyo, hindi lahat pwedeng nasa taas. But then, kung ang habol mo is fame, kung ang habol mo is more money and power, syempre gusto mo always on top. Pero hindi nga lahat pwede maging on top eh. But then, again, ang top mo, may meaning mo yan. Let's start with the letter T. T is triumphant. You have to be triumphant in every aspects of your life. Hindi lang mo yung sikat ka dahil may check ka. Hindi lang yung sikat ka dahil recognize ka. Pakibigan, you are triumphant in every aspects of your life. Mapa-personal, emotional, social, or even spiritual. Meaning, mga kaibigan, kahit wala ka sa top, if you are giving your best to be at top of your game, then that means you are also at the top. You are triumphant in your own way. So ngayon pa lang po, believe me, ibigay mo yung todo mo sa Ingoan. Why? Dahil pag ikaw naging triumphant sa buong buhay mo, nasa top ka na rin ang buhay mo. And which means, mga kaibigan, if you're going through this, it doesn't matter who you are. Kahit sino ka po, kahit saan ka pagaling, the power to triumph begins with you. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pag-triumph nag-uumpisa sa'yo. Naniniwala ko! Susunod! Kasama ka na! Mauna lang ko! Siyempre, hindi ka naman mapahayag na nakasya, nakasama ikaw hindi. Oh! Let's talk about oh! Of course, we're in this business called opportunity. Pag ikaw nasa top ka, regardless kung top 1, top 2, top 100, if you're on top, there will be more opportunity to earn more money. More opportunity para siyempre lumaki ang grupo. More opportunity to be more famous. So ladies and gentlemen, pag sinabi yung opportunity, ito ba yung pag nasa taas ka na? Gustong-gusto pa bang kumita ng pera? Of course! Pag nakatikim ka na ng recognition, pag nakasama ka sa Amerika, pag nakasama ka sa profit sharing, ayaw mo nang tigilan, nakaka-addict. Ito ho yung addict na hindi tinutokhang. Ito po yung addict, hindi tokhang, kundi buwang. Nakuha niyo ako? Dito, okay lang maging addict sa Ingoan. Bakit? Dahil buhay ng mga tao ang binabago mo. Sa labas, ang tokhang sinisira ang buhay ng tao. Kaya yung mga tinutokhang, dali niyo dito para magbuhang. Opportunity, masahin mo natin. The bigger the challenge, the bigger the opportunity. Of course, syempre kung gusto mo mas mataas, mas mahirap. More struggles, more challenges. But I tell you this, ladies and gentlemen, the real opportunity when you're on top is the opportunity to grow. Sabi ko sa katabi, to grow. Regardless kung ikaw ay sikat, mayaman, kumikita, pero kung personally, hindi ka nag-grow, useless mo yun. Ang pinaka-importante sa buhay ng tao is nag-grow ka. Not physically, but you develop yourself, yung personality mo. So meaning, kahit hindi ka pa kumikita, ngayon pa lang, nagbabago yung pananaw mo sa buhay. Nag-grow ka na emotionally, socially. Ano pa? Opportunity to lead. If you want to be on top of your game, you have to lead. Sabi mo sa katabi mo, you have to lead. Ang maganda ho sa negosyo ko, regardless kung matalino ka o mamangka, graduate ko hindi, bata o matanda, you are given the chance to lead other people. Which is yung pinakamaganda. And finally is, to serve. Remember, our God, Jesus Christ, He came into this world not to be served, but to serve. That is one of the greatest opportunity na ibigay sa akin ng negosyo ko.
to serve other people. Ladies and gentlemen, the real reason bakit ka nandito ngayon, para makita mo opportunity na ito. Opportunity hindi lang para yumaman, pero para makatulong sa ibang tao. Para makita yung ibang tao na wala ng pag-asa, dadaling dito na sasabihin mo, dahil sa King Global, may pag-asa ka na! And ladies and gentlemen, merong kwento. Merong isang employer, nag-hire sila, and nilagay nila doon sa harapan ng kanilang office, equal opportunity employer. Ibig sabihin, isa po siyang employer na equal ang opportunity para sa lahat. Equal opportunity employer. Needs someone who knows in typing, knows someone to do some computer literate, and someone who is bilingual, yung kaya dalawang language. Meron isang aso, golden retriever. Okay lang ba kwento? Diyan pa ba kayo? May isang aso, golden retriever. Napadami yun doon sa post na yun. So, yung aso, pumasok sa ng office. Tapos, punta doon sa may receptionist. Tumatalong-talong. Magaganda yung aso na yun. Hindi mo nakatabi mo. Mukha bang aso? Mukha ng tulog na aso. Marami mo nakikita ng tulog na aso ngayon. Sabi ng aso. So, yung receptionist na yun, nagtataka ba, anong gusto sabihin ng aso na to? Si aso eh. Tapos, punta doon sa nakapost, yung pole niya, ginanaman pa. Ibig sabihin, ang gusto yung point, gusto ko may boy. So, sabi nung ba, nung receptionist, ano gagawin ko eh, aso to? Kaya lang mga aso, ayaw umalis. Kawala ng kohol. So, wala siya choice, pinapasok niya ngayon sa manager niya. Sir, pero kung gusto mag-apply, makulit eh, ayaw mo lang si. O sige, magpasukin mo. Pinapasok, nagulat, aso! Sumisigaw-sigaw na ganun. Sabi ng employer niya, wait. Ang hinahanap namin, yung marunong mag-type, nakalapos naman dun eh. Alam niyo, aso? Hindi nila pumunta doon sa may upuan, tapos, nag-type! Ano ko lang ngayon yung employer? Hindi pa rin kita kapuan ni HR. Kasi kailangan namin yung computer literate, yung mayroon sa computer. Alam niyo aso? Pumunta na naman doon sa computer. Tapos, gumawa ng spreadsheet, gumawa ng database, gumawa ng program, tapos pinakita doon sa manager. Yung manager, talagang, shock na shock! Alam sabi niya, hindi ka tira pwede eh. I cannot hire you. Alam niyo aso? Pumunta doon sa may post, tinuro niya ngayon. Nakalagay, di ba? Equal opportunity. So sabi nung ano manager, hindi talaga kita pwedeng i-hire. Ang sabi ka doon, bilingual. Sabi nung aso, meow! Ha? Again, regardless of who you are, kahit saan ka man galing, kahit mahirap ka, kahit hindi ka kilala, this opportunity is equal to everyone. May pag-asa ka dito, may bigan. Hindi ka man nasa taas, hindi ka man ikaw ang top, pero believe me, ang totoong top, you serve people, you lead people, and you grow personally. Yun ang totoong top. And finally, P is purpose. Sabihin niyo ang purpose. What is the meaning of purpose? Ang reason ba nandito ka? Anong purpose mo? Bakit kailangan kumalakwak? Bakit kailangan makinig? Bakit kailangan magpakapuya? Anong purpose? Bakit kailangan kumita ng pera? Ladies and gentlemen, there is the real meaning behind bakit nag-aim global ka. Well, of course, alam natin, lahat po tayo, ang pinaka-sweetest na mangyari sa inyo dito is yung mag-succeed, yung kumita ng pera, yung maging global ambassador. Sa hirap ng pinagdadaanan natin, again, kaya sinabi mahirap, dahil wala akong madali, mahirap kumita.
mahirap maging global ambassador. Pero ito sabi ko sa inyo, kahit anong hirap, kung sama-sama naman tayo dito magtutulungan, walang mahirap. So the question is, what is the purpose? Bakit nandito ka? What is their purpose? Para kumita ng kumita? Well, kung goal mo is kumita ng mas malaki at hindi tumigil, now I tell you this, kung ang goal mo mag-top one at hindi lumahin, you are bound to have disappointment, to be disappointed. Why? Kasi hindi lahat ng tao pwede maging top one. Hindi lahat ng tao pwede sa taas. And I don't want you to feel that. Ayaw na yung mag-disappoint kayo. But you have to understand, ano ba talaga ang purpose? Next slide, please. Our prime purpose in life is to help others. And if you can't help them, at least inspire them. JM, Jason, Lino. Huh? Ladies and gentlemen, ano ba purpose natin dito? Of course, kapag ikaw nasa taas na, kapag ikaw nandito na, nakakasawa. Why? Dahil mas masarap kung marami po tayo. Por favor mga kaibigan, pabor lang po, pwede mo masamahan nyo kami dito sa taas. Pwede mo masamahan nyo kami sa taas! Yes! And I will end this with this final story about a caterpillar. Meron sa caterpillar, tawagin natin siyang si Yellow Caterpillar. Si Yellow Caterpillar, one day, siya po ay nagkukulong. And then, habang siya ay nagkukulong ngayon, may nakita siyang ibang caterpillar na nagkukulong din, same direction kung saan siya pumunta. So, sinabi niya, hello, caterpillar, hello. Ginagawa ko na niya ngayon. Yung caterpillar na nakita niya, hindi siya pinansin. Seryoso, dire-diretso lang. So, sabi niya, ayaw ka napansinin nun. So, tuloy siya. Habang naglalakad dun siya, may napansin naman siya sa kaliwa, another caterpillar. So, pinansin niya, hello, caterpillar. Hindi na naman siya pinansin. Decidido, diretso rin yung inataka. So, siya naman, yung pinapansin yung mga caterpillar. So, nalakad dun siya. Finally, may nakita siya sa caterpillar. Tawagin natin yung color green. Hello, color green caterpillar! Natulang gusto ko niya, green. Hello? Ayan. Hello, caterpillar! Sumagot yung green. Hi! Hi! Saan ka pumunta? Sabi ni green, dito! Ano meron dyan? Hindi ko alam. Sumusunod lang ako sa mga caterpillar. Lahat dito pumunta eh. Susunod na rin ako. Ikaw, saan ka pumunta? Dito rin. Sumusunod din ako. So finally, sige, sabay tayo. So, tuloy-tuloy sila until finally, they end up with the high tower. Atas yung tower. So, nakita nila lahat ng caterpillar papunta sa tower na yun. So, sabi nila, ano ba yung ganyan sa tower na yun? So, sila ng dalawa, tara, sundan natin. Sumunod sila ngayon sa tower. And then they climb slowly, dahan-dahan, umakit sila. Until finally, ang taas-taas na nila, taas na natin na. Pero yung taas pa eh. Tara, tigit-tigit natin mo. Lahat naman umakit eh. So, dahan-dahan, akit sila. Until finally, alam nyo, nagiging pasikip na pasikip. Lahat ng caterpillar, nagsisiksikan ako, nagtutulakan ako. Hanggang sabi ni green caterpillar, alam mo, this is not for me. Ayaw ko ng ganito. Baba na lang ako. Sabi ni yellow, ano ba ang taas-taas na natin? Ituloy na natin to. Ayaw ko, pagod na ako. So what happened? Green caterpillar went down. Pero si yellow caterpillar, tumuloy. Andito na ako eh, itutuloy ko na to. So umakyat si yellow caterpillar, umakyat. Habang pataas ang pataas, yung mga caterpillars na yun, palit ang palit, siksikan ang siksikan, hanggang sa nagtutulakan ako, nagtatapakan na, naghihilaan na, until finally, halos wala nang gumagalaw. Talagang hirap na hirap na. Nakita niya, malapit na malapit na siya. One time, may mga, sabi ng mga, there's nothing there. Halos marating ko na, pero hindi na gumagalaw. Imposible. Walang pag-asa. Bumaba ka na lang, sinabi sa kanya. Bumaba yung caterpillar. Pero si yellow, sabi niya, no way! Andito na ako eh. Konting-konti na lang. Bibigay pa ako? Andito na ako eh. So he pushed on! Kinulak niya sa kanya!
something inside me tells him, hindi, kailangan marating lintas. And so one more push, halos walang dalawang, pinush niya sa nila until pa! Finally, he reached the top. Nung nasa top siya, ang sarap pala. Ang liwanag. Iba pala ang pakiramdam. And then, he realized, lahat pala ng yung buong tower na yun ay puro caterpillar. Lahat pala gusto tumas. And then when he looked up, he saw a beautiful butterfly. And sabi niya, excuse me, I want to be like you. I want to fly like you. I want to be free like you. Anong gagawin ko? The butterfly said, the real struggle is the struggle to be trampled on all aspects of your life. Hindi mo kailangan tumapak ng iba. Hindi mo kailangan i-manipulate yung iba. If you want to succeed, succeed in your own way. Succeed in your life. And so he realized na ang totoong top pala ay hindi kailangan tapakan ng iba. Hindi kailangan masaktan ng ibang tao para mapunta sa top. He realized kung gusto mong mapunta sa top, yung totoong struggle is within you. Ang kalaban ko ay hindi yung kapwa mo distributors. Ang kalaban ko ay hindi yung mga prospects sa labas. Ang totoong kalaban mo, yung sarili mo. Dahil kung naniniwala ka na para sa top ka talaga, hindi ka titigil kahit anong sabihin nila, dahil ikaw ang gagawa ng buhay mo, ikaw ang kukuha ng pangarap mo, dahil ikaw din ang papalakpakan pag ikaw nandito na sa taas. And finally, ladies and gentlemen, obstacles do not block the path. They are the path. Sa hirap ng pinagdaanan nyo, sa dami ng puyak na pinagdaanan nyo, sa lahat ng pagod, sa lahat ng pawis, eto sasabihin ko sa iyo, tandaan mo lahat yan, dahil lahat yan, babayaran ng aim mo na!